But then, if sabihin yung New Year, it's something that I always look forward, di ba nga po? Kasi parang, ang saya, ang sarap kasi isipin na may bago, di ba? Bagong, kung sa ano pa, bagong damit, di ba? Ang sarap suotin, bagong sapatos, ayan. Ayun naman, nakaka-excite kasi bagong taon na naman tayo. And, mas exciting kasi alam natin na si Lord mas may greater things pa na nakahanda para sa atin, di ba nga po? Ayan, so welcome po sa ating LVJ Intercessory Prayer. So, salamat po for joining with us tonight na mag-pray together with us and also encourage one another na para, di ba, at this moment of crisis, at this moment of this pandemic season, we need one another, di ba? Na mapalakasan tayo. Kasi nobody can survive alone. We need other people na magsuporta sa atin. And this platform, this LVJ platform,
is really a good way na para po maka-reach out pa tayo sa iba na mas maramdaman nila na hindi sila nag-iisa at nandiyan si Lord para sa kanila. Diba nga po? Ayan. So, bago tayo magsimula and before we will pray sa mga prayer requests ng mga kapatid natin, let's just commit this time sa presensya ni Lord and for His Holy Spirit to dwell among us. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa kabutihan niyo po sa amin. Every single day, every moment of our life. Salamat, Lord God, that you are true to your word, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Salamat na in despite of this pandemic crisis, nandito pa rin kami, Lord God. We are standing strong because nandyan ka na humahawak palagi sa amin at saka sa family po namin, Panginoon. So, Lord, I just wanna pray na i-increase niyo po yung mga faith ng mga kapatid ko po, mga nanghihina ngayon. Lord, I pray that palakasin niyo po yung pananampalataya po nila sa inyo na huwag sila mag-give up. Because Lord, you never give up on us. So Lord, I just pray na you will shine once again sa mga nanghihina ngayon. You give them hope, Lord God. And yung mga may mga karamdaman po din ngayon, Lord God, we are praying and believing that you will heal them. And open doors, Lord God. Open heaven's door to answer sa mga prayers sa mga kapatid po namin, Panginoon. Salamat that your plans for us is always good. Na yung gusto niyo po talaga sa amin is yung nakakabuti po para sa amin lahat. So Lord, tonight, just wanna commit it to you. Work in our midst, Lord God. Huwag niyo po hayaan na kilos po kami na hindi po kayo kasama, kasi Lord, without you, we are nothing. So Lord, salamat. And we just wanna commit tonight into your presence. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, this morning, di ba, yung pangangaral po ni Pastora Bebs is about ni Ruth. Yung sa Middle East po natin na ano na series, di ba, yung miracle series natin. So, yung story talaga ni Ruth inspires me. Diba nga po? Parang, yung commitment niya sa mother-in-law niya. Isipin mo yun, parang, she have her own family. But, pinili niya na sumama sa mother-in-law niya. Yung reason behind, we don't know. Maybe because like she love and ayaw niya siguro talaga mag-isa si Naomi, di ba, na umuwi dun sa kanila na kasi di ba wala ng family si Naomi. But then yung commitment talaga ni Ruth na sumama kay Naomi is nakaka-amaze, di ba nga po. So na-remind lang ako with this verse kasi di ba kung si Ruth ganun siya ka-committed sa mother-in-law niya, paano pa kaya si Lord, di ba, yung covenant ni Lord for all of us, wala po talagang makakatumbas sa commitment niya para sa ating lahat. I'm just reminded with this verse sa Deuteronomy 31:6. Actually, isa to sa mga favorite verse ko talaga na pinaghahawakan ko when at times na I feel down, I feel alone, I lonely. Ito po talaga sa isa sa mga verse na nagpapalakas sa akin. Yung sabi sa Deuteronomy 31:6 na be strong and courageous. Do not be afraid or terrified of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will never leave you nor forsake you.
isipin na si Lord never niya po talaga tayong iiwan. Tayo man minsan ay nang-iiwan sa kanya, tayo man yung lumalayo sa kanya, but then si Lord nandyan talaga siya palagi for us. He is always there to guide us, to support us. All we have to do is just go back and believe in Him. So, yun, at in this 2020, I know it's been hard sa karamihan po sa atin. May nawalan po ng work, madami po nawalan ng work, madami nagkakasakit, madaming family na nahiwalay kasi nga po hindi makauwi. Ang daming struggles this year. But then, in despite of all this situation, in despite of all these circumstances, one thing remains, that God is always for us, God is always there with us, and He will never leave us nor forsake us. Kasi love na love tayo ni Lord. Walang, if you feel unloved right now, if you feel unworthy, let me tell you, there is someone up there who loves you, who cares so much for you that He even died on the cross for you. So I pray and hope na, and I pray na talagang maramdaman mo ang love ni Lord sa'yo, kasi sobrang mahal ka ng ating Panginoon, and He is very committed. Whatever He says sa salita niya, He is faithful na ito pa rin niya yung mga pangako niya sa'yo. So I encourage everyone na to hold on, magbasa tayo sa salita ni Lord. He have a lot of promises for all of us, and hold on to it, kasi tayo na nangangako tayo sa iba, di ba? And then there's a tendency na ma-break natin yung mga promises natin, but then si Lord, He will never break His promises. He is faithful, and He will fulfill it. He will fulfill it. All we have to do is just trust unto Him, just hold on to Him. If you are praying for healing, hold on to it. If you are praying for provision, hold on to it. If you are praying for a love life, hold on to it. And if you're praying for a job, hold on to it. Kasi si Lord, He hears all our prayers. So this 2021, I encourage you, encourage all of us to expect greater things from the Lord. Diba nga, 2020 is a good year. Madami siyang lesson, though mahirap, but then it's a good year. But there are still many things to be thankful for. But then 2021, we believe that it will be a year of greater things, greater blessings from God. Diba nga? So, always trust ni Lord, because He is committed to all of us. His covenant for us is always na sa kabutihan natin. So, ayan lang po. So, nawa, ma-encourage po kayo, and just don't give up. Just don't give up. Be strong and courageous to face 2021. So, yan po. Nawa, na-encourage po kayo sa ating word for tonight. And let's proceed po. Let's proceed to pray for sa mga kapatid po natin na nagpa-prayer request po kanina umaga. So, but before we move sa ating prayer request, I'll just pray a short prayer of blessings to all of you. Yes, Lord Panginoon, salamat Lord God for your goodness. Salamat na napakabuti niyo po sa aming lahat. Thank you Lord God na hindi niyo po kami pinabayaan. Thank you that you never leave us nor forsake us. And I pray Lord God
that we will continue, we will increase our faith. Sa mga kapatid ko po ngayon, Lord God, increase our faith and help us to be strong and courageous to face a new year and expect greater things from you, Lord God. And I speak blessings upon sa mga kapatid ko po, Lord God. I speak blessings, good health, happiness, a joyful 2021, Lord God. And this will be a year na full of goodness that comes from you. So Lord, I pray for healing, I pray for provision, I pray for restoration of relationship, Lord God, sa mga may mga hidwaan sa family, Lord God. We are speaking blessings upon blessings, kasi Lord, if ikaw magpala, ito ay siksik, ikliglig ato maabaw, and it is beyond what we can ask or imagine. So Lord, we expect greater things this 2021, Lord God. Salamat po for your goodness. We praise you, Lord. We love you. In Jesus' name, amen and amen. Tayo na nag-request po ng kanilang mga dalangin kaninang umaga. So, let's start po. And please pray together with me para po sa ating mga kapatid po. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God. Lord, salamat, Lord God, for your goodness. Salamat, Lord God, na buhay po kayo na Diyos at dinidinig niyo po yung mga panalangin po namin tonight, especially sa mga kapatid ko po na nag-request po ng panalangin. So, Lord, we just want to commit to you, the Austria family, Lord God. We are praying for a blessing to be upon them, to be upon them this 2021, Lord God. Lord, we are praying, Lord God. We are claiming that they will be debt-free, Lord God, na mawala na po, mabayaran na po nila yung mga utang po nila, Lord God, and they will be able to enjoy your blessings, Lord God, and good health, Lord God, and spiritual growth para po sa whole family, Lord God, for whole family nila, Lord God. Lord, salamat, Lord, for this family na ginagamit niyo po. And I pray na whatever desire sa puso nila, Lord God, I know that you hear it, kasi wala pong mga anak niyo na ginugutom niyo po. Wala pong mga anak ninyo na pinababayaan niyo po. So, Lord, we are praying and speaking, Lord, blessings upon the Austria family, Lord, in the name of Jesus. And, Lord, we are also praying for Kokoy and his family na they will respond to God's call. And also, Lord God, we are praying for healing sa kaniyang wife. Whatever karamdaman, Lord, ano man parang karamdaman ng asawa po ni Kokoy, Lord God, we are praying and speaking healing to be upon her in the mighty name of Jesus. Hindi niyo po yung parte ng katawan niya na may karamdaman ngayon, yung ano po yung sakit na meron siya, Lord God. Lord, we are speaking healing to be upon her in the mighty name of Jesus. And Lord, we are also praying, Lord, for good health and protection kay Ate Luz Pan this coming 2021, Lord God. Thank you na hindi niyo po pababayaan yung family niya at si Ate Luz, Lord God, in the mighty name of Jesus. And Lord, we are praying for Nanay Josephine Kiskis sa kanyang family. And I pray for good health, protection, and salvation, Lord God, sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo ng mga family member nila, Lord God. Salamat that you once na we believe in you, Lord God, we and our household will be saved, Lord God. So, Lord, we are claiming it for the whole Kiskis family, Lord, na makakilala po sa inyo in the mighty name of Jesus. And, Lord, we are also praying for the new believers sa Tokyo, Japan, Lord God, yung mga na nakasama po nila Kuya Edwin, Lord.
Lord, I pray in the mighty name of Jesus na huwag niyo pong hayaan na mawala yung tinanim sa puso po nila, Lord God. But then, Lord, protect it from the schemes of the enemy. And I pray for that seed, for that word na binigay niyo po sa kanila to sink deeper and deeper sa puso nila at sila po ay lumago sa kanilang pananalampalataya po sa inyo, Panginoon. I pray na they into Lord God will have a deeper and an intimate relationship with you in the mighty name of Jesus. And Lord, we're also praying, Lord God, for Elsie Cancino family, for good health and protection to be upon them, Lord God, and praying for healing to be upon Meling Cancino, Lord God, sa kanyang heart condition, Panginoon. I pray na ano man yung sakit niya sa puso niya, I pray in the mighty name of Jesus, Lord God, for healing to be upon her. And also sa kay Elsie, Lord God, na may allergy po ngayon, I pray na mawala na po itong mga allergies sa katawan niya, Panginoon, na whatever anong cause ng allergy niya, Lord God, ma-identify ito, Lord, and it will hindi po lalala yung allergy niya, Panginoon, in the mighty name of Jesus. And also, Lord, we are praying for complete healing ni Adam, Lord, and restoration sa kanyang health in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon, that you hear all our prayers. Salamat, Lord God, na hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat po, Panginoon, na your plans for us is always good. And you are a great healer sa mga nangangailangan po ng healing right now, sa mga kapatid ko po na may mga sakit right now. Lord, we are speaking healing to be upon them in the mighty name of Jesus. And Lord, for those asking for provision sa kanilang finances, Panginoon, Lord, it is in your word na hindi niyo po gugutumin yung mga anak niyo po. And if you have given Jesus Christ to all of us, how much more you will not give us other things? Diba, Lord God? So I believe that you will give provision, you will give blessings sa mga kapatid po namin na nangangailangan po ng financial assistance, Panginoon. I pray na we will be debt-free this 2021, Lord, in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon, and I pray, Lord God, for this LVJ ministry that patuloy niyo po itong gagamitin, Lord God, to reach out more people na mas makakilala pa sa inyo, to reach out more people na nangangailangan po ng encouragement para mas marinig po nila at mas maramdaman nila yung pagmamahal niyo po sa kanila. Salamat po, Lord God, for your goodness, and I pray that you will bless Pastora Debs. Lord God, give her good health always, na as you continue minister to all of us, Lord God, that you will in turn bless her more than she can ask or imagine. And also sa aming mga prayer team na part ng LVJ, Lord God, Lord, whatever needs that they have, Lord, as they continue to minister to other people, Lord, I pray na you will also bless them, give them the desires of their heart, Lord God, protect their family and loved ones, especially na malayo po kami sa isa't isa. I pray in the mighty name of Jesus that your hedge of protection to be upon all of us, Lord God. And I pray sa mga tao na nag-bless po ng aming ministry, maraming salamat po sa kanilang generosity. And I pray, Lord God, na kayo na po yung magpala sa kanila, kayo na po yung mag-bless sa kanila, Lord God, more than they can ask or imagine. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, salamat po for joining with us tonight. Nawa po na bless po kayo. And don't forget po, sa January 3, meron po tayong New Year special. So, sama-sama po tayong mag
subong sa bagong taon. So don't forget to bring your balloons. Kasi po, papaputukin po natin yan. During po yan sa ating online worship sa Sunday po yan, January 3, 6 a.m. So, meron din po tayo morning dasal to 5 a.m. sa Asia. Dito po sa Asia, so Philippine and Singapore time, 5 a.m. And also, meron din po tayo sa Middle East and Europe na dasal. So, and yun na po. And also, don't forget, may mga dialect devotion din po tayo. Monday, Wednesday, and Friday. So, thank you po once again for joining with us. And I pray and I'm excited for 2021 sa mga, para sa ating lahat, that we will experience more than we can ask or imagine. And I pray na you'll claim and expect greater things, kasi si Lord, di ba, talagang kung mag-bless, siksik, liglig, at umaapaw po talaga. Kaya, maniwala lang at continue to hold on and have faith in God, because God never leave us and never forsake us. So, be strong and courageous, my friend. God bless you all. Bye-bye! Yes, sa inyo. God bless us.